Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, ang Aldo Nation Vlog. So, meron na naman akong i-imprompto na mga kabayan natin kung saan, tatanungin ko lang sila para mas makilala natin ang bawat isa. So, ang title ng vlog natin today ay Getting to Know More with Our Casaud Living. So, kasama ko pa rin si Kuya Junel here. Kuya Junel Carillo, na isang kaibigan natin, kapatiran, YouTuber, at si Kuya Edward David. Hello guys. Yan. Impromptu ulit to, so huwag kayong casual lang to. Gaya ng intro ko, getting to know more of us, ng ating mga viewers. So, share lang natin ano yung buhay natin dito. Ano yung trabaho natin? Share natin daily na activity o ginagawa natin sa trabaho natin. Yun lang ang as in content natin. Ano yung ginagawa mo? Anong role nung role mo? Ano yung mga ginagawa ng company nyo? Ano yung mga... what is your company all about? Your job? Job description. So, kwento mo lang ako anong ginagawa mo. Ikaw din, Kuya Joni, ha? No. So, ang question is, who would like to start? Sinong gustong mauna? Kuya Junel, si Kuya Junel. Habang nag-ice cream kami. Habang nag-ice cream sila. Okay. Ako naman, ang trabaho dito is, dati, 5 years ago, labor lang sa trabaho namin. 5 years ago? Sa job sa Ikama. Sa Ikama labor na. Sige, umistorya ka lang habang nag-ice cream kami. Labor lang sa Ikama ko. Tapos pagdating namin dito, siyempre, ewan ko ano nangyayari. Baka siguro ganun yung mga attitudes. O ganun talaga yung kagawian na pagpunta mo dito, iiba na yung trabaho. Mas naging trabaho ko dito, first year ko, supervisor. Pero yung sa office talaga is labor. Supervisor ka ng anong company? Na Saudi Cargo Airlines. Ano ang sinusupervise mo? Share us something about your job. Yung mga tao, syempre. Yung mga tao. Kasi yung trabaho ko dati is ground handling. Kumbaga. Ground handling. Yung mga cargo na dumarating dito from other country na sakay ng aeroplano, so kami nag-handle. In the MAM area. Meron din Riyadh, meron din Jeddah. So sa Dammam area kami. So ako yung nag-handle ng mga laborers, mga driver, tsaka yung mga porter. So kami yung for example, dumarating yung aeroplano, kami nag-upload, kami yung nag-ayos sa lahat kung saan departamento siya, sa cooler ba siya, sa DGR ba siya. Ano yung DGR? Share mo nga yan. Dangerous goods yung magnetic, yung mga radioactive. So lahat ng mga malalamig at yung mga sumasabog, mga ano. O yung mga heavy equipment, ganun. Yung lumalabdun, except sa mga fireworks yung mga ganyan. Wala, mm-hmm. Hindi pwede sa aeroplano. Ah, okay. So yung mga magnets na sabang. So yun, hindi pwede yun. So yun, yung kinakatrabaho namin. That was nung nasa Saudi Cargo ka pa? Saudi Cargo. And yung current job mo ngayon, anong pangalan ng company? Yung current job ng Almagel. Pero siyempre, na-retain pa rin kami as doon pa rin sa Global Saudi. Saudi pa rin yan? Iba lang yung company namin. Almagel na yung company namin. Kasi ang nangyari kasi, nag-change ng name ng company namin, which is Saudi Cargo before, now it's SAL, parang SAL kasi ano yan, Saudi Airlines Logistics. Saudi Airlines, kasi yung ano nila, yung pinaka-motive nila is parang for more on locals talaga yung ano nila hiring. Okay. Which is hindi naman, para lang ma-retain kami, nilipat kami sa ibang company, sa ibang agency, para lang same pa rin, madun pa rin yung nagtatrabaho. So yun, ganun pa rin yung trabaho. Ngayon, in-upgrade ko na yung supervisor kasi nakapagod. Nakapagod mo ito, sulakan yung sahod yung talagang matang. So until now, supervisor ka nila? Hindi na. Anong work mo ngayon? Agent na ako. Okay, from supervisor, now agent ka na. Kasi guys, actually yun matagal lang sinishare ni Kuya Junel. Yung position niya, supervisor, pero yung salary niya, as in pang labor. Seryoso yun guys ha. Kasi kasama namin yung mga ka-workmates na before. Sila Abet, sila Kuya Randan, Kuya Jerry. Shoutout na rin sa inyo, kay Kuya Neil, ayan. So, sila yung mga subordinates ni Kuya Junel before na yun nga, pare-parehas ang nature. Mas mataas pa nga sahod ng mga sinusupervise niya kasi sa kanya. So, seryosong usapin yun. So, yun.
Ano pa ako, Junel? Kasi ngayon, yung trabaho ngayon, nasa acceptance ako. Yung trabaho ni Marvin dati, ako yung nagagawa. Acceptance naman. Acceptance. Pero sa Salya, sa Salya Cargo pa rin. Ngayon, which, ngayon, Salma siya. Salma. Tapos, sahod, ano lang, minimum lang. Minimum lang. Tapos lang siya ng... same lang dati, yung sahod na may dati sa Salya. Iba lang yun. So, yun yung trabaho, mga kabayan, ni Kuya Junel Carillo. Yan. So, lipat tayo dito sa kapila. Ano lang, pa yun? Hindi siya madaling mag-employ. Yun, na-discuss nga din namin yun sa previous vlog ko with Kuya Dick and Leo, yung Buhay OFW. So, yun. Panoorin niya rin yan, guys. Pero hindi pa yun naka-premiere dahil ang dami natin na pending for premiere. Lilipat ako dito sa kapila para solo din natin sa vlog, sa frame, si Kuya Edward David. Yan, si Kuya Edward. Kaya Edward, share something about your job description. Ano yung current na ginagawa mo? Yung daily, ano mo, daily, kumbaga, routine. Ano yung mga ginagawa mo sa trabaho? So, yan ang trabaho ko dito sa company namin. Sa ikama ko, aluminum technician. Pero, yun nga, si Kuya Junel, sabi nga, hindi na susunod. Kasi sa company namin, nagbigay ng position yung boss ko. Tapos ginawa niya ako supervisor sa loob. Sa company, sa loob. So sa fabrication, ako yung supervisor. Ang problema nga lang, yung position mo, hindi siya tugma sa sahod mo. So ang daming binibigay na trabaho. Nagpo-compute ako ng project, ng materials, kung ano yung mga gagamitin. Ang mga gagamitin, alamawa, example, sa isang building, kung 100 bintana yan, kukumputin ko yung lahat ng materials yan. Tapos ipapasa ko sa boss. So yun yung bibili niyang materials para kung anong gagamitin. Lahat kukumput ko. So yun, yung sa trabaho ko dapat alone technician, dapat sa fabrication lang ako. Hindi ako gumagawa dapat ng mga computation dahil yung mga gumagawa nung dapat sa office na engineer. Sa mga sales yata yun. Engineer na gagawa ng code. Sila na dapat ang gumagawa. Coding so, yun. So dapat, division dapat yung trabaho. Yung problema, dito kasi, pag alam kasi nila na maalam ka, na-try ka nila ng isang beses, naku yan, sunod-sunod na. Hindi ka na nila titigilan. Totoo yan. So yun, tapos bumili na sasakyan ng boss ko ng truck. Eh, alam niya nagmamaneho ako, pinagamit niya sa akin. Tapos nag-complain ako, sabi ko, hindi ko kaya kasi nagtatrabaho na ako sa loob, maghahatid pa ako sa labas. So, sabi ko, kuha ka ng driver. So, kumuha siya ng Bengali. So, yun, napagbigyan naman kasi talagang hindi kaya. Ganun yung iba, hindi ko naman nila lahat. Ganun yung ibang mga... Talakaroon to. Mostly na mga talakaroon to. Na talagang... full ano ka, load ka sa trabaho. So, depende na sa maswerte na company na. Pero hindi naman lahat, pero may ibang mga company talaga na sumusunod sa tamang lakad, paglakad ng trabaho. Mataas yung position, mataas yung sahod. Pero na-increasean ka naman since nag-join ka sa company mo, Edward. Praise God. Meron naman. Praise God, at meron. Ikaw din, Kuya Junel. Increasean ka? May increase ano, yung sa 1.5, naging 1.8, yun lang. Okay. At least na-increasean ka, pero matagal na rin. Actually, okay. We also increase ko, hindi siya increase sa sahod. May mga increase sa trabaho ba to? Hindi. May mga binibigay lang siya na parang bonus. Pero... So yung basic salary mo, yun pa rin. Oh, yung basic salary yun pa rin. Yung mga binibigay lang siya na... mga hindi na lang iba. may ganun. May pa under table pala to. Pero naman, hindi nila manood to. Hindi na maintindihan to kay Edward. So, yun pa, yun lang kay Edward. So guys, dadako naman tayo sa akin. So, lilipat naman ako ng ibang angulo. So, babalik. Siguro, i-story muna ako dito. Hindi muna kayo ha. I-story muna ako dito. So ako naman, mga kabayan, ang trabaho ko naman, dito ako nagtatrabaho sa Almas Dewey Holding. So, sa may ano ko, before 2000, ano ko dumating? 2009, July 20, 2009, ako unang dumating ng Saudi Arabia, which is sa Riyadh.
So nag-work ako doon for almost 3 years na diretso, then as executive secretary, then nag-exit ako doon and nakabalik ako ng Saudi. Dito naman ako nakapunta sa may Damam. So dito ako nadala sa Damam at yun yung company ko, Al-Masdoui Holding. At ang company ay Al-Masdoui Logistics Company. So for almost 8 years, doon ako nagtatrabaho sa logistics as an office manager ng director ng joint venture before, and then later on ang boss ko naging yung COO, Chief Operations Officer ng logistics company. So yun. So for almost 8 years yun yung naging trabaho ko. So naging, syempre nakabisado mo na lahat ng pasikot-sikot, at yung empleyado namin almost 6,000 before. Sa logistics lang yun. So lahat ng division ng company mo, pasikot-sikot, lahat ng mga general managers, yan yung mga laging mo kino-coordinate dahil yung boss, sila reporting sa boss ko. So yun naman yung mga linyahan ng trabaho ko. So follow-ups ng email, mag-arwa ka ng email, kukompose ka, magkoconsolidate ka ng mga financial reports na yan, eh, hindi ko naman alam before, as in hindi ako maalam, hindi ako magkagalingan sa mga numbers. So yun yung kinukumpit ko, mga numbers. So yun, and Lord to God, nagawa natin at yun nga, nagkamay na natin yung trabaho. So yun yung isa. Then later on, fast forward na, dito ako napunta sa Al-Masdoui Motors Company or Hyundai. So kami yung official distributor, same company din to, nalipat lang ako ng division. So yung company namin ang official distributor ng Hyundai cars dito sa may eastern region ng Saudi Arabia, and also ng Shanghan from Chinese car at ng Peugeot, European car. So yun yung mga business ng sector namin, ng Al-Masdoui Motors. So yung boss ko ay managing director ng Hyundai dito sa Saudi Arabia. And recently kami naging, kumbaga nag-top kami sa sales, in terms of sales. So yun. So yun yung trabaho ko, office manager din ako ng managing director ng Hyundai. So yun naman yung trabaho ko, at Lord to God, mabait yung boss, okay naman ang mga bagay-bagay. And yun yung pinagkakabalahan natin. And by chance din na ma-content natin, kasi alam mo yung lahat mga sakit na pwede mo rin siyang i-content. Pag wala na akong maisip, yun, doon ako bababa na lang ako doon, i-video ko na lang yun. So yun yung aking trabaho. So magkakaiba kami ng trabaho, pero kanya-kanya din ang struggle yan, guys, sa trabaho. May mga pasawa din tayong counter, pero glory to God, mabait yung boss ko, kaya okay. So okay lahat. Yan. So yun lang yung ma-share ko so far. So nag-work ako sa Hyundai dito sa Middle East, sa may Saudi Arabia. Dito na ulit natin tapusin, nakatapos na tayo ng isang content. May share ko na yung aking trabaho at ni Kuya Janelle at ni Kuya Edward. So babay na ulit tayo kay Edward, Kuya Janelle. Babay na, thank you kay Edward and Kuya Janelle. Nakailang content kami, guys, in one place. Muli nandito pa rin kami sa anong pangalan? Jawata. Ayun, nandito kami sa Al-Jawata, Jawata Park. So nandito kami, mabuti. So nandito kami doon sa Jawata Park, na sa may Al-Hasa, Saudi Arabia. Yan, eastern region ng Saudi Arabia. So with that, ito po ang inyong mga lingkod. Yan si Kuya Edward David at si Kuya Janelle Carillo. At ako po si Aldrin Del Llamas, na nag-iwan sa inyo ng mga salitang galing sa ano to, guys, yung lagi kong sinasabi sa aking brochure sa Bible. Verse sa Bible, itong, it is more blessed to give than to receive. Yan. Thank you so much, guys, for watching. I'll see you in the next one. God bless. Stay safe. Stay cool. Life is beautiful. Aldrin Nation, out.